Yung lumito ay ating pong topic ay may kinalaman po sa Thessalonians. Marami na po tayong background sa kinalaman na bago tayo pumunta sa mismo sulat. Nag-aaralan po natin ay unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica at susunod po natin yung ikalawang sulat. At naman natin kung bakit si Apostol Pablo ay sumusulat sa kanila. Sila ay sinusulatan po sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang may tuwing pang-aral tungkol sa bagay niyo. At ay pinakita niya po sa Pablo kung sino itong kanyang mga sinusulatan. Itong kanyang mga sinusulatan ay titik sa kanilang pananampalataya, sa pag-ibig, at sa kanilang pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating pong titulo ng ating pong paksa ang araw na ito ay may kinalaman sa faith, love, and hope. Okay, so unang sulat na niya po sa Pablo sa mga Thessalonica. So, ang gagawin lang po natin ay sunod-sunod lang na yung mga talata ng banal na Biblia kung paano isinulat ito niya po sa Pablo at pupuntusan natin yung mga bagay na dapat natin mapuntusan. So, yung kanyang salutation, yung kanyang sulat ay pagbungan na sulat niya sa Pablo. Sabi po niya ay ganito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 sa Tagalog Bible po natin babasahin. Ang sabi po ay ganito, si Pablo at si Silvano po ay si Silas at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo, sumainyarawa ang biyaya at kapayapaan. Sa verse 2 and 3, ang sabi po naman ng kasulatan ay ganito, nagpapasalamat kami lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Panginoong sa ating Diyos at Ama at inyong gawa saan? Sa pananampalataya at pagpamagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. So itong mga taga-Thessalonica na isinusulatan ni Apostol Pablo ay merong pananampalataya at sila'y gumagawa sa bagay na ito. Merong pong pag-ibig at merong rin pong pag-asa. Yan naman po talaga ang inaasahan ng ating Panginoon Jesucristo na magiging itsura ng kanyang iglesia. Kung natatandaan nyo, nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ganito rin po yung kanyang sinabi. Sabi po ng Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 at Tagalog Bible po ang aking babasahin. Ang sabi po ay ganito, darapat ngayon nananatili ang mga ito. Sa iglesia ng Korinto, nananatili rin yung tatlong ito. Yung pananampalataya, yung pag-asa, yung pag-ibig. At sabi nga ni Apostol Pablo, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo ay dapat merong pananampalataya, merong pag-asa, at merong pag-ibig sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga, titignan po natin doon sa ating diagram, makikita natin pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, sa ating Panginoong Jesucristo. Eh ano nga po ba yung ibig sabihin ng pananampalataya o yung faith? Mismong ang banal na kasulatan po ang bibigay ng definition ng faith. Ang sabi po ay ganito, mula doon sa New Living Translation na ating babasahin at babasahin rin naman natin sa Tagalog sa ang banal na Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, faith is the confidence that what we hope for will actually happen. The confidence tayo, yung ating pong inaasahan, ay tunay na mangyayari. At sabi niya, gives us assurance about things we cannot see. Kung di man natin po nakikita, sigurado po tayo na ito ay ating makakamay. Sa Tagalog po, iba yung translation, ang sabi po ay ganito. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan, panatag ka sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, yung hinihintay mo, sigurado ka na ito ay makakamtan mo. Panatag ka sa bagay na ito. At ang sabi, ang katunayan ng mga
pong salita dito, katunayan, hindi po katunayan, kundi katunayan. Ibig sabihin, katotohanan. Katotohanan na yung mga bagay nito ay ano, bagamat hindi nakikita, ito'y totoo, baka kami. Yun po yung pananampalataya. Naniniwala ka doon sa iyong inaasahan na bagamat hindi pa ito nararating, hindi mo pa nakukuha, ito ay iyong makakamtan. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya na ano, binibigyan ng kahulugan mismo ng banal na kasulatan.